Hello guys, naa na po yung nag-recommend sa ko ah. Nga lang taon doon ako ng video. Shout out din sa ko ang mama na si Ivy Ombrosa nga siya gid nagkuan sa ko ani at tanawon ako ning video kay kanang ma-motivate daw ani. Ma-motivate ko ani og kanang makatabang doon sa ako ang growth as an individual. So, shoutout sa akong mama. Salamat, ma. So, guys, natang na itong video, let's do this. Team palamunin. Yan, maraming nanonood ngayon na palamunin. Masarap ba sa feeling? Maging palamunin. Masarap din. Mga palamunin, pensyonado, no? Ang lakas mo lumamon, eh. Tapos wala kang matulong, umiinom ka pa, tapos nagdadala ka pa ng mga tropa mo sa bahay. Kapal na mukha eh. Bad trip ako sa iyo, bro. Maganap kayo ng trabaho nyo. Mahiya naman kayo. Aso sa magulang, wala man lang maitulong sa bahay. Ikaw dapat ang tumutulong, hindi ikaw yung umubos sa mga pagkain nila. Dapat may kumuha ng ulo mo, iuntog ka sa pader. Masarap ba sa feeling? Maging palamunin. Masarap din. Gusto kong malaman eh. Gusto kong malaman yung feeling ng palamunin eh. Siyempre eh, wala kang trabaho, di ba? Ano lang, parang petics. Kanto mo yung buhay ng palamunin. Mahirap na maging ano. Tumingi ka ng pera. Oo, sa airpods ko, gano'n. Antay lang, di ba? Hindi ka nag-iisip, di ba dati? Ano, okay naman yun. Time na palamunin ka, okay naman. Masaya. Siyempre, masaya, siyempre. Masaya. Hingi ka lang ng pera, gano'n. May budget naman, idol. Saan ko makuha ng budget mo? Yung allowance. Ah, may allowance. Bigay ng magulang. Sarap, no? Sarap na parang ano, pensyonado, no? Yeah. Mga palamunin, pensyonado, no? Pero sarap ng buhay, no? Palamunin. Hanggat na, no? Wala talaga nagsasabi sa'yo ng pagkakamali mo. Hanggat di ka nauuntog, eh, no? Dapat may kumuha ng ulo mo, iuntog ka sa pader. Para magising ka. No? Yun yung real talk, eh, no? Pak! Yung una kita nakilala, palamunin siya, eh. Palamunin talaga. Hindi, nakakainis talaga yun. Hindi, seryoso ah. Ngayon nga, buti nga, nagbago na siya eh. Kasi ang hirap ng palamunin bro eh. Marami talagang ganyan. Lalaki ng katawan, ayaw kumilos, di ba? Kung ako, nasa bahay, ako yung nagpo-provide. Buti, bad trip ako sa'yo bro. Ang lakas mo lumamon eh. Tapos wala kang matulong, umiinom ka pa, tapos nagdadala ka pa ng mga tropa mo sa bahay. Kapal lang ba? Ikaw dapat ang tumutulong, hindi ikaw yung umubos sa mga pagkain nila. Di ba? Nakakainis yun, ang daming taong ganun. Marami talagang tao na palamunin. Ayaw nilang aminin, pabigat sa pamilya. Kahiyaan na sa bahay, ayaw sabihin eh. O ngayon, sinasabi ko na, palamunin. Maganap kayo ng trabaho nyo. Masakit ang real talk. Team palamunin. Wala man lang maitulong sa bahay. Ang lalaki ng katawan. Asa sa magulang. Mahiya naman kayo. Umilos naman kayo. Pasarap lang sa buhay eh. Walang inaatupar. Kasi pag uwi mo, may pagkain. Tapos may pera. May magbabayad ng bills. Petics lang eh. Di ba? Di ka rin sinasabihan ng mga magulang mo, ng mga tita mo, yung mga environment mo. Di ka rin sinasabihan eh, no? Ano, syempre eh. Di ka rin matis eh. Pamilya ka eh. Oo, oh, yun. Ka, diba? Yun, tama. Naawa eh. Namulat ka na lang din na parang... Ang mahirap no, binaybi ka nila. Tapos sa huli, sisisihin ka nila. Hindi nila alam, kagagawan din nila yun. Di ka kasi tinuruan. Dapat kasi ano eh, hindi baby. Parang nakikita ko na sobrang behind na ako. Nako, yun ang masama. Pag late mo na na-realize. Kasi mamaya, yung mga palamunin yan, katulad mo, baka mamaya hindi nyo rin kasi alam. Kayo aware. Binaybi kayo na magulang nyo masyado. Nahihiyang sabihin. Nagkahiyaan sa bahay eh. Sabihin nyo, turuan nyo. Para maayos. Buti nag-isip ka. Hanggang sa sabihan ka na ng pabigat, masakit na sa payo. Yun ang masakit. Yun ang pinamasakit. Pabigat. Buti alam mo. Kailangan balansin talaga natin. Kailangan talaga bro. Kumilos ka. Oras na para ano, mag-take charge. Responsibility mo yung pamilya mo. Idol, thankful din ako. Siyempre, nabit ko yung before. Nabago yung mindset. Yun, natuto akong hindi uminom. Iwas sa mga barkada. Masakit yung katotohanan. Kailangan nyo talaga harapin yun. Kailangan mo lang talagang makalabas dun sa mundo na yun eh, na umaasa ka sa magulang mo. Palamunin ka. Minsan kasi hindi ko rin masisi yung mga taong ganyan. Wala kasi nagsasabi sa kanila. Binibaby kasi sila eh. Tinotolerate kasi ng magulang. Minsan hindi ko rin masisi. Mabuting tao naman sila. Pero hindi nila nare-realize yung potential nila. Dahil nga, yung environment din nila. Kasi mamaya, okay naman silang tao. Wala lang nagsasabi sa kanila. Wala lang nag-guide. Kasi kung ikaw, nag-improve ka naman, di ba? Minsan, intindihin nyo rin yung mga palamunin. Kasi mamaya, kulang lang sila ng guidance. Baka kailangan nyo lang silang i-guide, sabihan. Kaysa sisihin nyo sila na bakit ganun sila. Tulungan na lang natin, gisingin na lang natin sila para makatulong sila, makapag-contribute sila. Mamaya kasi, hindi ba rin masabi yung tao na hindi rin niya kasi alam kung ano yung babaguhin niya, kung ano yung i-improve niya, panaisisi lang sa kanya. So, hindi niya alam eh. Sabihin mo, parealize mo sa tao, sabihin mo sa kanya yung kailangan niyang improve. Baka kasi magbago. Dapat ibahin na natin. Imbes na sisihin mo yung tao, tulungan mo na lang. Baka magbago. Kasi pag puro kasisi, hindi mo siya natutulungan. Sabihin mo na lang sa kanya para may chance na baka magbago. Kasi kung puro kasisi, puro blame, wala magbabago doon. Puro negativity lang yung paikot-ikot lang. Baguhin nyo yung change. Sabihin nyo kung ano yung mali niya. Baka ma-realize niya. Baka magawa na paraan. Baka matulungan. Kasi kung hindi niya alam yung problema niya, hindi niya alam yung problema,
hindi siya aware. Hindi niya maayos talaga yun. Eh kung hindi ka nakawala dun sa mindset na yun, napalamunin ka sa buhay na yun. Hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Thankful ka dapat na ngayon, nandyan ka sa state na yan na nakawala ka dun. Kasi marami talagang tao na hindi nare-realize na palamunin sila. Kasi hindi rin nila kasalanan kasi binibigay sila ng pamilya nila na awa, hingi, bigay. Hindi nyo natuturuan eh. Pabinigay mo kasi yung tao ng kailangan niya, hindi nyo siya natuturuan ng tama. Ba't binauntog talaga ito? Oo, untog mo talaga. Kunin mo yung ulo, yapas mo sa ano, para magising sa katotohanan. O, ikaw yung simbolo ngayon ng mga palamunin na nagbago ng buhay, di ba? Team palamunin. Pero ngayon, nagbago na. Nag-improve na, achiever na. Kaya maraming nanonood ngayon na palamunin. Ito, dating palamunin to. Dating palamunin, pero nagbago na siya. Okay, ang dami ng achievement. Oh. Proud ako sa'yo, bro. Proud ako sa'yo. Ang laki ng improvement niya. Dating palamunin, tapos ngayon, na-unleash mo na yung potential mo na nag-achieve ka na. Tuloy-tuloy lang. Dapat ibahin na natin. Imbes na sisihin mo yung tao, tulungan mo na lang.